Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Barry, at sa mga tagapakinig sa channel mo. Kamusta na po mga kasundo? Nais ko sanang ibahagi po sa inyo ang naging karanasan ko sa handaan sa isang baryo. Subalit, katulad ng iba pang mga nagpapadala ng kanilang mga kwento, ay itago nyo na rin po ang aking katauhan sa pangalan na Christian. Ang kwentong ito ay nangyari taong 1993. Noong mga panahong iyon ay nagtatrabaho pa lamang po ako bilang isang mekaniko. Isa sa mga katrabaho at matalikong kaibigan ay si Fernando. Pare, minsan lang naman to pre. Tayo-tayo lang din naman ang bisita. Pagkukumbinsi pa sa akin ng matalikong kaibigan nang paanyayahan niya ako sa handaan na magaganap sa kanilang baryo. Napatigil ako, Kuya Barry, sa pag-aayos ng tubo saka napasulyap sa kanya. Halos 5 taon ko nang kilala't matalik na kaibigan itong si Fernando, ngunit ni isang beses ay hindi pa ako nakasama sa kanya sa kanilang baryo. Katrabaho ko siya't naging kumpare na rin dahil naging ninong siya sa panganay kong anak. Kuya Barry, kung ilalarawan ko ang dati kong matalik na kaibigan ay may katangkaran ito. Maskulado ang pangangatawan, malapad ang noo, medyo singkit, sakto lang ang hugis ng ilong at maging ang kanyang mukha. Medyo tisoy siya, kaya hindi ko mapagkakaila na maraming mga kababaihan ang humahanga talaga sa kanya. Halos lahat na yata ng sikreto ko ay alam niya. Sa simula pa lamang ay talagang magaan na ang loob ko kay Fernando at napakalaki ng tiwala ko po sa kanya, Kuya Barry. Sige, pero magpapaalam muna ako kay Mrs. ha. Tugon ko na lamang sa kanya. Napaakbay pa ito sa akin bago bumalik sa kanyang ginagawa. Hindi ko naman mapigilan na mapangiti dahil sa inasta niya. Parang nakababatang kapatid na ang turing ko kay Fernando. Matanda ako sa kanya ng 2 taon. Hindi katulad ko'y hindi pa siya pamilyadong tao. Biniro ko pa nga siya na kaya hindi pa rin siya nag-aasawa dahil may gusto ito sa akin. Pero lagi lang siyang tumatawa. Nagtagal pa ang pag-uusap naming 2. Noong matapos ako sa aking ginagawa, ay saka ako nagpaalam sa kanya at mauuna na akong umuwi. Inayos ko pa ang mga kagamitan ko bago tinahak ang daan palabas sa bodega na kung saan ako nagtatrabaho. Nag-abang ako ng tricycle. Dumaan muna ako sa palengke bago dumiretso sa bahay. Pagdating ko doon, naabutan ko si Mrs. na naghahanda na ng aming hapunan, samantalang naglalaro naman ang mga bata sa sala. Nakipaglaro pa nga ako sa 2 kong anak bago nagpalit ng damit. Nang gabi ring iyon, habang nasa hapagkainan ay binanggit ko sa aking asawa ang tungkol sa paaniyaya sa akin ni Fernando sa kanilang baryo. Hindi ba't nasa baryo ng Sampaloc nakatira si Fernando? Alam mo, maraming kumakalat kasing balita na baryo raw yan ng mga aswang. Napatawa pa ako dahil naman sa sinabi ng asawa ko. Hindi sa hindi ako naniniwala sa mga aswang, pero parang ganun na nga. Masyado na kaming matanda para maniwala pa sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa mga nilalang na kagaya nila. Sa loob kasi ng 1 dekada kong nabubuhay sa mundong ito, ay minsan hindi pa ako nakatagpo ng isang aswang. Ang aswang ay panakot lamang yan sa mga kabataan. Naku Christian ha, huwag kang tumawa. Seryoso ako sa bagay na ito. Pero kung ayaw mong maniwala, edi sige. Sige lang, pumunta ka doon. Tignan natin kung makakabalik ka ba rito ng buhay at nang hindi nababawasan. Seryosong sambit ng asawa ko na bigla ko namang ikinatahimik.
Napatigil ako sa aking pagkain at napasulyap sa kanya at maging sa dalawa kong anak na kumakain. Hay, huwag ka nga mag-alala. Mag-iingat naman ako. Tsaka kasama ko naman si paring Fernando. Tsaka ano ba, isang gabi lang naman akong mawawala. Ani ko pa upang maibsan ang pag-aalalang nararamdaman niya. Dahil sa aking itinuran ay hindi na siya nagsalita pa. Matapos naming kumain ay tinulungan ko pa ang asawa ko sa paglikpit ng aming pinagkainan. Nang matapos yun ay nagkwentuhan pa kaming dalawa ni Missy sa sala at sa huli ay napapayag ko rin siya. Nakipagkulitan pa nga ako sa mga anak ko. Marami pa siyang habilin sa akin hanggang sa nakatulog na kami. Tatlong araw pa ang nakalipas bago dumating ang nakatakdang araw ng pag-alis namin ni Fernando pauwi sa kanilang baryo. Ayon sa kanya ay halos 2 oras daw ang aming ibabiyahe bago tuluyan na makarating sa baryo nila. O mag-iingat ka doon mahal ha. Sige, yung mga habilin ko sa iyo ha, huwag mong kalimutang inumin ang gamot mo. Tsaka yung pangontra sa aswang, inilagay ko na sa bag mo. Sige, mag-iingat ka doon. Matuto kang makiramdam sa paligid mo. Ay, talaga, ang tigas kasi ng ulo mo. Mahabang pabaon pa sa akin ni Mrs. bago pa ako sinundo ni Fernando. Noong dumating si Fernando ay nagpaalam na ako sa aking pamilya. Kumuway pa nga ito sa amin pero alam kong tutol siya sa aming lakad. Sumakay kami sa jeep ni Fernando. Mainit pa dahil talaga namang siksikan sa loob ng jeep. Noong nasa kalagitnaan ng mahabang biyahe ay hindi ko namalayan na nakatulog pala ako. Nagising na lamang ako dahil sa boses ng kumpare ko na sinabayan pa ng mahinang pagyugyug. Pare, gising na. Ay, uy, pare, pasensya na. Nakatulog ako eh. Wika ko pa nang magising ako. Napatawa na lang si Fernando bago ako inakay palabas ng jeep. Tinulungan pa nga niya ako sa pagbaba ng mga bagahe ko. At ayun na nga, nagsimula na kaming maglakad patungo sa kanilang baryo. Isang malamig na ihip ng hangin ang kaagad na sumalubong sa akin nang magsimula na kaming tahakin ang papunta sa kanilang baryo. Mabuti na lang at nakatsinelas po ako Kuya Barry dahil maputik ang daan. Mamasa-masa pa ang damuhan hudyat na umulan bago pa kami nakarating doon. Naku pre, pasensya ka na ha. Mukhang umulan ata dito kanina. Wala di kasing dumadaan na tricycle dito, kaya medyo mapapahaba-haba talaga ang lakad natin. Paghingi ng paumanhin ni Fernando. Tinanghuan ko lang siya bago sabay naming tinahak na ang daan papunta sa baryo nila. Kuya Barry, kung ilalarawan ko po ang aming dinaanan ay mapunong lugar po ito na animoy nasa gitna kami ng isang kagubatan. Madulas ang damuhan at maputik ang daan. Maraming ibong nagliliparan at tanging tunog lang ng mga kulisap at ligaw na hayop ang tanging maririnig mo dun. Sa maiksing salita, ay talaga namang parang isang haunted forest ang dinadaanan namin. Halos mahigit 1 oras na yata ang ginugol namin sa aming paglalakad. Salamat sa asawa ko dahil hindi niya nakalimutang pagbaunan ako ng tubig. Sobrang napakatahimik po ng lugar nang makarating kami sa baryo nila. Pagpasok namin sa baryo nila ay may karatula na nakasabit. Baryo ng Sampalok. Ito ang nakalagay. Bilang lamang ang mga pamayanan. Halos walang katao-tao ang paligid maliban sa mga kalalakihan na naghihiwa ng mga karne. Magkatulad ang disenyo ng bawat bahay. Ito ay gawa sa kawayan ang dingding, samantalang pawid naman
ang nagsisilbing bubungan. Napapahinto sa kanilang mga ginagawa ang bawat taong dinadaanan namin at napapasulyap ito sa amin, lalong-lalo na sa akin. Kuya Barry, ang tingin pa lang nila ay nakakatindig na ng balahibo. Tipong parang may nagawa kang kasalanan sa kanila. Huminto kami ni Fernando sa malaking bahay. Hindi katulad ng ibang mga bahay ay iba ang disenyo at mga kasangkapan na ginamit sa paggawa nito. Sementado ito at halatang ang pamilya lang nila Fernando ang may kaya sa buhay sa baryo nila. Minsan din palang nabanggit ni Fernando na mayor daw sa baryo nila ang kanyang ama. Tatlo silang magkakapatid at siya ang bunso at nag-iisang lalaki. Pasok ka pre, dito na tayo, saad ni Fernando bago naunang pumasok sa loob ng bahay nila. Sinalubong kami ng mga magulang at kapatid niya. Hindi ko inaasahan na malugod at masaya nila akong tinanggap sa loob ng bahay nila. Tama nga si kumparing Fernando sa sinabi niya na wala naman silang masyadong bisita. Sa plaza mismo ng baryo nila magaganap ang handaan. Ayon pa sa mga magulang ni Fernando, magsisimula raw ng eksaktong alas 8 ng gabi ang seremonyas. Nakaugalian na raw ng baryo nila na magsagawa ng seremonyas ng alas 8 ng gabi sa tuwing fiesta sa kanila. O siya, may iwan ko muna kayo. Titignan ko muna kung nakaanda na ba ang mga sangkap para mamayang ritual. Saad pa ng ama ni paring Fernando. Swerte naman dahil mukhang malinamnam ang karne na dala mo, Fernan. Baling pa nito sa kumpari ko na ikinakunot ng noo ko. Sa pagkakaalam ko, Kuya Barry, maliban sa mga gamit ay wala nang ibang dala itong si Fernando. Magtatanong pa sana ako sa kanilang mag-ama nang bigla akong pangunahan ni Fernando. Ay, palabiro talaga si tatay. Natatawa nitong tugon na ikinatawa ko na lang din. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Bigla kong naalala ang sinabi sa akin ng asawa ko. Ngunit imposible naman siguro na totoo ang sinasabi ng asawa ko na baryo ng mga aswang ang napuntahan ko dahil mukhang mababait naman ang pamilya nila Fernando. Maliban na lamang siguro sa mga tao na nasa labas. Napanatag naman kahit papaano ang kalooban ko, lalo na at malaki ang tiwala ko sa kumpare ko. Binigyan pa nila kami ni Fernando ng nilagang saging at kape bilang merienda. Noong makaramdam ako ng pagkaantok ay nagpahinga ako muna sa isa sa mga silid na ipinahiram nila sa akin. Halos 2 oras lang ako nakatulog. Nang magising ako, dumiretso ako sa kanilang sala. Lampas 4 na ng hapon nang mapagpasyahan ko na maglibot-libot sa lugar nila dahil nakaramdam ako ng pagkabagot lalo na at mag-isa lang ako sa bahay nila. Umalis din kasi si Fernando maging ang pamilya niya. Ayon sa kanila, may aasikasuhin daw silang mahalagang bagay. Noong makalabas ako sa bahay nila ay sobrang tahimik na paligid ang bumungad sa akin. Parang hindi fiesta sa kanilang lugar. Ang mga kalalakihan na nakita ko nang unang dating ko ay wala na sa mga pwesto nila. Nagtataka man ay nagpatuloy na lang ako sa aking paglalakad. Nagbabaka sakali na may makasalubong ako ni isa man sa kanila hanggang sa nakarating ako sa medyong mapunong lugar.
Nakaramdam ako ng tuwa nang namataan ko ang mga kalalakihan na may kani-kanyang ginagawa sa loob ng kakahuyan. Namangha po ako, Kuya Barry, nang makita ang naglalakihang kaldero at kawali. Nakahubad ang mga ito at nagkakatay ng karne. Ngunit kaagad din akong natigilan nang mapagtanto ko na hindi basta-basta karne ng hayop ang kanilang kinakatay. Kung hindi, parang karne ng tao. Nanlaki ang aking mga mata at ako'y napatago sa isang punong mangga. Kitang-kita mismo ng dalawa kong mga mata ang walang awang pagtatadtad nila sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. May iilan pa na tumatawa habang binabalatan ang bungo ng tao bago ito ipinanghalo sa kanilang niluluto. May mga nakasabit pang bungo sa mga kahoy. May iilan din akong nakitang bangkay na wakwak ang tiyan habang mulat pa ang namumutla nilang mga mata. Haha, hindi na ako makakapaghintay mamayang gabi. Tiyak masarap na naman ang magiging hapunan natin. Sakto lang itong nahuli ko dahil mataba o masarap itong gawing dinuguan. Narinig ko pang usapan ng iilan sa kanila. Mabilis akong napadiin sa aking pagkakatago. Tahimik lang akong nakinig sa mga pinag-uusapan nila. Mabuti na lamang at maraming mga naglalakihang puno ang nakaharang sa pwesto ko. Kuya Barry, nang dahil sa aking nasaksihan, ay patakbo akong bumalik sa bahay nila Fernando. Maraming mga katanungan ang bumabagabag sa aking isipan ng mga sandaling iyon. Bigla ko ring naalala ang kwento at payo ng aking asawa. Hindi nga siya nagkamali sa kanyang hula na posibleng baryo nga ng mga aswang ang lugar nila Fernando. Agad kong hinanap ang bag ko na mabilis ko namang nakita. Kinuha ko ang anting-anting na ipinabaon ng aking asawa at maging ang luya at bawang. Napaupo pa ako sa upuan at saglit na nag-isip ng mga hakbang sakali man na bumalik sila Fernando at atakihin ako. Hindi rin imposible na aswang itong si Fernando at maging ang pamilya nito. Naghanap din ako ng kagamitan na maaaring pamproteksyon sa sarili ko laban sa kanila. Nakakita ako ng isang itak sa gilid ng upuan nila Fernando. Kinuha ko ito at inilagay sa aking tabi. Pinahiran ko pa nga ito ng asin. Dinurog ko ang bawang saka ipinaghalo sa asin at inilagay sa maliit na timba na aking nakita. Noong matapos ay isinuot ko na ang anting-anting at taimtim akong nagdasal. Kuya Barry, hindi nagtagal, bumalik din si Fernando. Mag-isa lang siya kaya kinuha ko ang pagkakataon ayun saka siya mabilisan na inatake. Hindi niya ata inaasahan ang biglaan kong pag-atake sa kanya kaya tagumpay ko siyang naibagsak. Sinubukan pa niyang manlaban subalit nabigo siya. Ano pa naman ito, pare? Pinagkatiwalaan kita ng gusto. Higit pa sa pagiging magkaibigan ang turing ko sa iyo. Tapos ito ang gaganti mo sa akin? Ramdam na ramdam ko ang panlilisik ng mga mata ko nang harapin ko si Fernando. Mabilis ko siyang naigapos ang kamay at paan niya. Nakatutok din sa leeg niya ang itak na hawak-hawak ko kaya isang maling kilos lang niya ay tiyak na mapupugutan siya ng ulo. Pare, uminahon ka nga. Ano bang nangyayari sa'yo? Anong ibig mo sabihin? Palisang tanong ni Fernando kaya mas lalo akong nakaramdam ng galit. Sinapa ko siya sa mukha at muling tinutukan ng itak. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam ko na ang sikreto mo, ng pamilya mo at maging ng baryo nyo.
baryo ito, pare, ng mga aswang, hindi ba? Sigaw ko na ikinalaki ng mga mata niya. Natahimik ito at kaagad na napaiwas ng tingin. Hindi nagtagal ay muling napasulyap ito sa akin, bakas ang pagkaseryoso sa kanyang mukha. Patawad. Patawad kung hindi ko kaagad sinabi ng maaga. Oo. Oo, pare, tama ka. Baryo ito ng mga aswang. Pero mali, pare, ang iniisip mo. Hindi kita dinala dito upang ipahama ka. Dinala kita dito bilang bisita. Ganun lang, pare. Pagpapaliwanag nito na hindi ko naman pinaniwalaan. Ano? Pare, ibalik mo na ako sa bayan. Galit kong tugon sa kanya. Natahimik naman ito, ngunit pumayag sa kagustuhan ko. Hindi ko siya kaagad pinaniwalaan kung kaya ay nakagapos pa rin ang kamay niya nang lumabas kami sa bahay nila. Noong mga oras ding iyon ay kaagad niya akong pinatakas sa baryo nila. Ni walang nakapansin sa pag-alis namin sa baryo nila. Katulad po ng ipinangako ni Fernando ay ibinalik niya ako ng ligtas sa pamilya ko. Pagdating ko sa amin, kaagad kong ikinuwento sa aking asawa ang lahat ng nangyari at nasaksihan ko sa baryo nila Fernando. Nagalit pa nga ang aking asawa dahil hindi raw ako nakinig sa kanya. Napaisip din naman ako, mabuti na lamang pala at hindi kaganoon kasama ang kinikilala kong kaibigan, dahil kung nagkataon ay naging handa na rin ako sa baryo ng mga aswang. Kahit papaano ay laking pasasalamat ko pa rin dahil nakauwi pa rin ako ng ligtas, buhay at buo sa aking pamilya. Nakapanghihinayang man ang ilang taon naming pinagsamahan at pagiging magkaibigan, subalit ang tiwalang nawala ay mahirap nang maibalik pa. Kuya Barry, hindi na kami muling nagkibuan pa ni Fernando. Tama kayo, nagkita pa rin kami. Sa isang iglap, ang 5 taon naming pagkakaibigan ay biglang nagwakas. Naputol ang ugnayan namin sa bawat isa. Simula ng araw na iyon ay iniiwasan na ako ni Fernando at hindi nagtagal ay nabalitaan ko na lamang na umalis na ito sa aming pinagtatrabahuhan. Maliban doon ay wala na akong nabalitaan pa tungkol sa kanya. Ngunit ang baryo ng mga aswang ay nanatiling usap-usapan sa aming lugar. Wala ring may naglakas ng loob na puntahan pa ang lugar na iyon, dahil ang bawat nilalang na tumatapak sa lugar na iyon ay naglalahong parang bula. Sa kabila po ng karanasan kong iyon na puno ng misteryo at kababalaghan, ay may napulot naman akong matinding aral. At iyon ay ang huwag basta-bastang magtitiwala sa isang tao, at kung magtitiwala ka man, magtira ka sa sarili mo. Huwag magtiwala ng buo dahil maaaring ito pa ang ikakapahamak mo. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Barry. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo rin po ito sa inyong channel. More power po and God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon, lalong-lalo na ang mga OFW na walang sawang nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Lubos na gumagalang, Christian. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.